Alamin natin ang kasaysayan at pagunlad ng Heritage Town ng Pila, Laguna at kung bakit ito'y binansagang ang Bayang Pinagpala. Bayan ng Pila ay kilala rin bilang Bayang Pinagpala sa kadahilanang hindi sila isinali ng mga Hapones sa mga pagbobomba at paninira ng mga Amerikano noong World War II. Noong 1571, nadiskubre ni Don Juan de Salcedo ang Pila sa Pagalangan pagkatapos ng pasipikasyon sa Maynila. Dahil sa pinong pag-uugali at tradisyon ng mga naninirahan sa Pila, binigyan ito ng mga Espanyol ng natatanging titulo na La Noble Villa de Pila. Noong 1578, dumating ang mga Pransiskano at Hunyo 13, 1581, itinayo ang kauna-unahang simbahan sa Pila. At inialay ito kay San Antonio de Padua o ang unang Antonine Church ng Pilipinas. Ang orihinal na lugar kung saan itinayo ang simbahan ay nasa Pagalangan, Victoria. Hinahangaan ang ganda at laki nito. Ngunit, laging nagbabaha dito dahil ito ay malapit sa Laguna de Bay. Kaya naman, inilipat ito sa Pila, Laguna. Si San Antonio de Padua ay tinaguri ang patron ng mga nawawalang bagay, mga buntis, mga naputulan ng parte ng katawan, mangingisda, at mga dukha. Pinagkalooban siya ng hari ng Espanya ng kampana ng simbahan. Ito'y pangatlo sa pinakamatandang kampana sa buong Pilipinas. At maririnig ang batingaw nito sa buong bayan ng Pila. Ang Pila Historical Society Foundation ay ang samahang tinatag noong 1993 ng mga nababahalang mamamayan na may adhikaing panatiliin ang kultura at historical landmark ng bayan. Mayo 7, 2000, idineklara ng National Historical Institute na ang Bayan ng Pila ay ang ika-apat na historical landmark ng Pilipinas. Ito lamang ang tinaguriang makasaysayang lugar na sinang-ayunan ng simbahan at estado. Ang iba ay nasa Vigan, Ilocos Norte, Silay City, Negros Occidental, at Taal, Batangas. Hulyo 9, 2002, idineklara ng Diocese ng San Pablo ang simbahan na Diocesan Shrine of St. Anthony. Kamakailan lang ang presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at Archbishop ng Davao ay nanguna sa banal na misa at taimtim na idineklara noong Martes ng Abril 23, 2019 na ang San Antonio de Padua ng Pila, Laguna ay isa na ring National Shrine. Ang Pila Municipal Building ay isa rin sa makasaysayang lugar dito sa Pila, Laguna. Si Don Felizardo Rivera, isa rin sa mga nakatuklas ng Pila, ang nagbigay ng kanyang lupa upang magawa ang simbahan at munisipyong ito. Siya rin ang kamag-anak ng kilalang pamilya sa Pila, katulad ni Narilova, Agra at Alava. Ang kapistahan na nagaganap sa Pila tuwing buwan ng Abril ay ang Paila Festival. Ang palay, isda, lilok, antigo at halaman ang mga pangunahing produkto ng Pila. Ang pagdiriwang na ito ay nagbibigay pasalamat sa poong may kapal para sa masasaganang ani. Ang mga bahay na makikita sa bayang ito ay mula sa mga prinsipalya o ang mga kilalang pamilya sa bayan ng Pila. Ang kanilang mga bahay ay mayroong makukulay na pader at kisame at may bahay na batong estruktura.
dahil pinakilala ng mga Espanyol na ang paggamit ng bato ay praktikal na paraan sa paggawa ng bahay. Ang binisita namin lugar sa Pila, Laguna ay magaganda at kahit na nagbabago o napapalitan na ang mga lumang bahay na nasa lugar na iyon, ay ginawa na lang nilang cultural heritage ang mga bahay na nandoon para maiwasan na ang pagkasira o pagbabago ng mga lumang bahay. Maraming bagay ang nandoon na magpapakita kung paano mamuhay ang mga tao sa lugar na iyon noong panahon ng Kastila. Isa na rito ang simbahan na naging national shrine na makikita sa loob nito ang mga nicho ng mga namatay na pare na inilibing noong pang ika-18 siglo. At makikita sa loob ng simbahan ang lugar kung saan nagsasalita ang pare ng salita ng Diyos. Napakaganda doon sa lugar na iyon at sana ay mapanatili ang mga bagay doon na sumisimbolo sa ating kultura. Ang Pila, Laguna ay isang lugar kung saan dadalhin ka sa sinaunang panahon. Panahon kung saan makikita mo ang mga pangunahing material katulad ng mga lumang bahay na tinayo pa noong panahon ng Espanyol at ang lumang simbahan na kung tawagin ay San Antonio de Padua. Ang tumatak sa aming isip noong pinuntahan namin ang Pila ay ang paggamit ng reduction plan na kung saan magkalapit lahat ng lugar sa iisang nayon katulad lamang ng simbahan, munisipyo, bahay, palengke at iba pa. Nakamamanghang isipin na mayroon pang natitirang lugar na maaari nating pagnilayan upang matutunan ang kasaysayan ng ating pinagmulan.